as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers on my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me. Isang punpuno ng pagpapalang hapon na nais kong iparating sa inyong lahat na ngayon ay nanonood sa Kakampi Pe. Ano po, dyan po natin makikita yan sa Facebook, Kakampi Pe, ang ating programa. At kayo po ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang alas 3 ng hapon, ano po, hanggang sa matapos ang ating programa. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. Samahan niyo po ako. At bago po tayo tuluyang magpakalaot sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na to, narito po ang ating panalangin. Dear Lord, let me remember you not only when I put forward my intentions, not only when I want my petitions to be answered. Let me remember you not only when I am in trouble, not only when I have problems. Let me remember you not only when I am alone and lonely, not only when I am burdened and broken-hearted, not only when I stumble and fall. Let me remember you when I am happy, when I am enjoying myself. Let me remember you most when I am promoted, when I receive praise and honor. Let me remember that you give me all these things to let me know that you love me. Let me remember you my whole life through. Amen. Miss Amy. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch your leaf, or see the sky,
Okay, ayan, tuloy-tuloy po tayo ha, at saka walang sawaan, maganda po ang panahon, ayan, pwedeng lumabas ang lahat pero pagkatapos na lang po ng programa natin, ano, lalo na dito sa Pinas ha, kasi medyo mainit na sa labas, magpalamig-lamig po kayo at nang sa gayon ay ma-enjoy ninyo po ang paglabas ninyo mamaya na hindi na mainit at masakit sa balat ang sikat ng araw, okay. At syempre ngayong araw na to sa ating karakter at realidad, ano, pag-usapan po natin yung mga tao na pwedeng mga tao, mga bagay na nakakaperwisyo sa ating kapwa, ano. Unahin natin po yung sa may bahay, yan. Yung gumagawa ng bahay na nakadikit ang pader doon sa katabing bahay. Ano po? Lalo na kung ito ay mas mataas, ano po? Kami po, nangyari po sa amin yan, nagpataas po kami ng bahay, ayan, at ang nasa may ibaba po namin ay isang apartment, ano po, apartment na isang doon lang ang kanyang sukat, ano po. Eh, nagpataas po kami ng bahay, siyempre, nung umuulan na po, ano, eh, hindi naman po namin mapapakinis yung pinaka nasa nakadikit na pader, ano po. Kaya ang nangyari po doon ay pumapasok sa loob ng bahay, ng kapitbahay. Ngayon, naano po naman kaagad namin, no? Naharap po naman kaagad namin, nagawa ang kaagad namin ng paraan na hindi kami makaperwisyo sa aming kapwa. Ayan. Ngayon, meron tayong kaibigan. Ayan. Hi, Lynn. Ito, napapag-usapan itong ano, no? Napag-uusapan itong ating, yung bahay, ano? Na talagang nakaka-stress, ano, ay ikaw pa naman, eh talaga namang, kumbaga eh, nanggaling dyan sa mga stressfuls na mga pangyayari na nagsukat ikataas ng iyong high blood, ano, nagka-high blood, yung bang high blood mo, pressure mo, lalong tumaas, ayan, yun na yun. Nako, kung minsan hindi natin maisalansan agad ng tama, yan ha. So, nagtaas ang kanyang dugo, no? Yung kanyang BP. At siyempre, palagi niyang inireklamo yun, halos matatap. Nasa ano na po yung, ano, yung progress ng paggawa ng bahay, eh talaga namang nakakapirwisyo. Ano po? At pinakita niya sa atin, yung gilid ng ano, na nagising siya dahil umulan, eh nagbaha na doon sa kanyang bahay. Yan. Nakausap po naman natin ang foreman, ayan, ng ginagawang bahay kahapon, at yun nga po, ano, sabi ko, hindi po naman ako gusto ko lamang po na malaman ninyo na kayo po ay nakakaperwisyo, ayan. Ito pa namang aking kaibigan, talaga namang bawal na bawal ma-stress. So, marami na daw na pagkakataon na iyon ay kanya nang sinabi at inreklamo. May naghatol sa kanya, ipabarangay, so, hindi naman niya magawang magpabarangay dahil kaibigan niya. Okay. Ngayon po, ang ginawa ko na lamang po, kinausap ko po ng maayos at hindi naman po sa pagmamarunong kasi wala naman po ako namang alam dyan. Pero ang gusto ko lang po, yung pong hindi makakaperwisyo, katulad ng pagpapatayo namin ng bahay, nilagyan po namin ng yero, ano po, tapos saka tinapala ng semento. Then yung pinakadulo ng binaliko na yero na yan, nandoon doon sa, ano na, lampas doon sa tabi ng bubong. Kaya pagka ng pader, ano, na nakadikit doon sa bahay namin. Kaya ginawa, nakaganyan, pagpatak po ng ulan, tuloy po yun doon sa pababa ng bubong nila, patungo sa kanilang alulod. So, ganun po. Hindi naman po ako nagmamarunong doon. Sabi ko po, ilang bahay na po ba ang nagawa nyo? Marami na daw. Ay, siguro po, ay hindi po nakadikit doon sa bahay. Nakatulad nung nangyari doon sa aking friend, ano. Kaya kahapon naman, nagkaayos naman kami ng pag-uusap at aayusin daw niya, sana lang daw ay huwag umulan. Sabi ko naman, mukha namang hindi uulan, kaya hindi uulan, ayan, mache-check ninyo. So, ayan ang nangyari. Ngayon, katulad din naman po ng isa pa, sasakyan, ano? Baka ho, kumubahay po ninyo, kung kayo po nasa loob ng isang compound, siyempre po, meron dadaan dyan. Ayusin po natin, napuntosan po ako dyan kasi nagmamadali lang po ako na lumabas ng bahay. Tapos, iniwan ko yung ano, sabi ko, sinilip ko, kung merong lalabas na tricycle, akala ko naman po, walang lalabas. Eh, yung pala, nakalabas na, no? Kaya hindi natin sinasadya na ibalagbag ng konti, nakaharang doon sa may gate, ayan. Kaya, isa pong aral pa rin sa akin na, talagang siyempre, minsan, maiinit din ang mga ulo ng tao, at kung minsan, hindi rin naman tayo perpekto, nakakaroon din tayo ng pagkakataon na sumagot, at minsan, nagiging sanhi din ng
commotion na yan. Medyo maiinit ang mga ulo. Ayun. So, sabi ko, yun na lang. At least, naunawaan naman nung, kaya lang napagsabihan din naman ako ng aking Junakis. Thank you, Andrian. Ayan. Mabuti pa yung aking anak na yan. Mabuti at meron tayong anak na ganyan, Mas mahinahon sa iyo kung minsan, para siyang mas relax. Thank you, anak. Okay? So, ganun po. Yung hindi po natin, at pag-aralan po natin yung mga bagay na hindi tayo makakaperwisyo, Minuto lang naman po yun. Kaya lang hindi na pagpasensyaan. Okay lang po, Nandodoon na po yun. Inihingi na lang ng pasensya kay Lord. Kay Lord. Pati noon sa, sa kamembro, Kaya lang talaga po. Sorry na lang yan. Ayan. Okay. So, yan po yung iwasan po natin na makagawa po tayo ng nakakaperwisyong bagay. Lalo na kung katulad nga yan, katabing bahay, bahay na ginagawa. Tapos, lumulusot ang tubig, nagbabaha. Sana naman ngayon si Slynn, hindi na yan babaha, nakita na niya na ang iyong bubong, ayan, ay tinapalan na daw, baka hindi na daw umano yan, gagawin pa rin niya yung isinadjust natin. Para nang sa ganun, mas maging komportable ang iyong pakiramdam na hindi ka babahain sa loob ng iyong bahay. Sayang ang pintura, napakaganda pa naman, no? Okay. So, marami pong salamat diyan sa mga diyan. Ito po, pasalamatan po natin ito. Thank you, Ma'am Pe. Sige po, maganda po. Happy watching, Ma'am Pe. Maluroque is watching. Thank you. Diyan lang kayo. Marietta Dalus, Chit Rosano. Thank you, mga friends. Oops, ayan. Ang ating friend, Vicky Custodio. Ayan, hi, friend. So, lagi ka sanang ha. So, paglabas ng aking ito gusto kong mailagay sana itong itong picture ng iyong programa. Oh. Padalhan mo ako ng isa pang mas magandang picture na natin 'yan, ilalagay ko sa Pinoy Tabloid para 'yung sa lalabas maano 'yung iyong program. Ma-add natin ha. Okay? At siyempre, meron po tayong magagandang mga awitin diyan. Na ipinrepara, patikman natin ng isa, Allen. Songs I'll never sing.
Okay, ayan. Ang ganda, no? You will be my music. Ayan. Laging maganda ang ating mga pineplay na music dyan. Ayan, ang ating kaibigan kahapon, tinalo natin si Aurora Quijano Balcuatro, no? Bariquatro, ayan. Bariquatro, sorry. Sorry, ha? Okay, si Elsa De Leon, hello, hi. Yan po. Yan po yung ating mga friendster na nandiyan, kung saang lugar sila naroroon ay nakikiisa sa atin. Mamaya, babalikan natin yung pampaganda, ano, yung medyo magre-review tayo para nang sa gayon ay malaman naman ng iba na kahit paano, yun ay yung ating ginawa, ano, para magbabalik-aral. Pero hindi naman yun mahaba, ha? At syempre, ngayong araw na ito, teka, ayan. Bakit ganyan? Yan, natabunan siya. So, ngayong araw na ito, August 4. Ayan, nako. August, September, October, November, December. 4 months na lang. Pasko na naman. Ayan, malapit na naman, no? Ngayong araw na ito, meron na lang 149 days na nalalabi sa 2017. Ayan. At pareho nitong araw na ito, ha? Baliktano po tayo. August 4, 1897, inalok ni Pedro A. Paterno ng kanyang serbisyo kay Governor General Fernando Primo de Rivera bilang tagapamigitan ng revolusyonaryo at ng Spanish government. Ayan. Okay, yun. Okay, so inialok niya. Inalok niya para maging tagapamagitan. Now, August 4, 1964, nilagdaan ni President Diosdado Macapagal ang Republic Act 4166 na nagpoproklamang ang Araw ng Kalayaan ay pagdiriwang tuwing June 12. Ayan, mula sa dating petsang Hulyo 4, July 4. Ayan, okay. Ginawang June 12. So, June 12 na po tayo nagdiriwang ng kalayaan. Okay. August 4, 2009. Nagtungo sa burol ni dating President Corazon Aquino sa Manila Cathedral ang dalawang anak ni dating Presidente Marcos na sina Ilocos Norte Congressman Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Aimee Marcos. Nakikiramay kami, paabot pa ni Bongbong sa pamilya Aquino. Tinanggap naman ng pamilya Aquino ang pakikiramay ng mga Marcoses. August 4, 1693, naimbento ni Dom Perignon ang champagne. Yan, sarap yan. August 4, 1854, pinroklama ng Hinomaru na ospesyal na bandila ng Japan. Ayan. Pinroklama ang Hinomaru bilang opisyal na bandila ng Japan. August 4, 1870, itinatag ang British Red Cross. August 4, 1875, namatay ang fairy tale writer na si Hans Christian Andersen. August 4, 19,000, ipinanganak si Queen Elizabeth sa The Queen Mother. August 4, 1947, tinatag ang Supreme Court ng Japan. August 4, 1956, ginamit ang unang motorsiklo na may bilis 200 mph. August 4, 1961, ipinanganak si US President Barack Obama. August 4, ayan. August 4, 1971, nilunsad ng US ang unang satellite sa lunar orbit mula sa manned spacecraft. Ayan, ang mga pagbabalik-tanon natin. At kasabihan today, I believe that love cannot be bought except with love. Ayan. Okay, ulitin natin. Love cannot be bought except with love. Okay, yan po ang ating balik-tanaw sa kaparehong araw ngayon. Okay, at ang ating pong music. Thank you.
There's a road up ahead of me, laid out so steadily. Nobody knows where it goes. One day I'm all alone on it, next day I take a hit. That's how it is, I suppose. Never knowing what's waiting for me at the end. All I know is I got me a friend. And I'm never afraid, I'm alone when I'm lost in the dark. Starlight, star bright, stay with me all through the night. Starlight, you shine. It's always there waiting for me when I need my starlight. There are places and faces you'll never remember. It's almost that way every day. Some things can't be mended. You hope it just all goes away. Sometimes you forget who was there all along. Sometimes they just seem out of sight. But I know that you'll always be there through my darkest night. Batiin natin ang mga kaibigan at ang ating mga viewers ngayong hapon. Ano po? Okay, Marieta Dalus. Hello, hello. Chit Rosano, Elsa De Leon. Okay. Aurora Quijano Baricuatro.
May request siya. Papalitan na lang natin yung request mo, ha? Huwag kang magpakapagod, ha? Mahirap na. Okay, ang mga karamdaman natin ay hindi natin dapat inaalagaan ng para maano, ano? Aalagaan para siya ay ma-normalize siya na yan, para hindi tayo maabuso niyan, ha? Okay. Okay, hi po. Blanco Elmer, hi. Andyan siya sa malayo. Nene Manuel Argete. Elizabeth Oshiro, hi friend. Ating kumpare dyan sa Taguig, ano? Henry Petalbero, hello, hello, pare dyan. Sana wala naman sigurong ulan dyan. Maganda talaga ang panahon. Wala nang bagyo, ayan. Salamat. Flora Jose Plata, hello po, magandang umaga, magandang araw sa inyo. Ating Rodelyn Convento, marami pong salamat. Jocelyn Aguinaldo Telan, Laura Isabel Trigo, ayan, miss you na. Lisa Apaya, okay, yes, dyan. Ang ating kaibigan nasa Dubai, Chidoshki, ito hindi natin to namimit, ano? So naging mag-friend lang kami sa through Facebook, sa Messenger. Hi Chidoshki, Duty Chindima. Hello, hello. Ayan. Chidinma, ayan, ha. Sorry if I pronounce your name medyo na confused tayo. Okay. So Chidoshki, okay. Sa lahat po, tuloy-tuloy tayo. Ayan, at kahapon may kwento ako. Ayan, may kwento. Kahapon ay tres, ano po, nagpunta po ako sa SM Angono. Ayan, pin-remote. Oh, joke. Ayan na po yan. At kahapon po ay nandoon po, nagkaroon ng konting programa na aprubahan na po ng pinagsama ng Angono Municipal, yung, ano, yung SM Angono, na magkaroon ng libreng movie pass. Ayan. Nako, napakasarap. Ano po, para naman sa ano, matagal na rin naman nag-iintay ang mga senyora at mga senyore saka mga senyoras na magkaroon ng libreng pasine dyan sa SM. At yan po ay nabigyan ng katuparan kahapon. Andyan tayo, no? Hindi tayo nakasama dyan kasi late ko na nalaman. Bago pa lang ako nag-pass ng form. Ayan. Anyways, marami pa namang araw yan. Kaya tama ang movie, ang pre-movie ay para sa akin ay hindi tatamaan ang aking mga araw na busy. Ayan. So, masaya sila dyan. Ano po? Kaya nga ito po ay halimbawa, ito na po. So, batiin po natin. Ito na, maaga tayong babati sa ating mga birthday celebrants. Ayan, ano po? Ito na, sapulan natin kay Flor Delisa Claudio. Ngayon, ang kanyang birthday. Yan. Flor Delisa Claudio. Hello, hello, hello. Sana mapanood mo ito. Kayo yung binabati ko. Ka-birthday mo yata ang ating Mayora Ida Calderon. At syempre, bukas, ano? Asinko, Sabado, ay ang birthday naman ng ating Mayor Gerardo V. Calderon. Ayan. Diyan sa ating munisipalidad ng Angono. Magkakaroon po bukas ng medical, dental at bloodletting sa kanyang kaarawan. Diyan po gaganapin sa Bloomingdale Covered Court at magsisimula po ito ng maaga. Yan, alas 8 ng umaga. Kaya punta na kayo, ha? Paghandaan na ninyo yung mga gustong mag-donate, yung mga kalalakihan na huwag mag-inom ng alak. Yan, maganda yan yung pinakaanin yan. So, kay Miss, teka muna, meron pa. Ami, yan. Ami Cabaron. Kay Miss Ami Cabaron, happy birthday din. Ang pagbati ay mula kay President Edna Edna M. Pestan, dyan sa homeowners, dyan po sa Exodus sa Barangay San Vicente Angono Rizal. Nakasalubong natin. Nakita natin dyan ang ating barangay captain. Ano po, ako po ay nasa Barangay San Roque. San Vicente. Aray ko. Ayan. Baka tayo eh. Hindi, yan. Naalala ko po kasi yung
yung pinaka ano, marketplace na 10 years din akong nag-ano dyan sa palengke ng Anggono, ano, na nasasakop ng barangay San Roque. Okay. Happy birthday, Ami Cabarron. Ayan. At doon sa iba pa na nagbe-birthday ngayong araw na ito, happy, happy birthday. Narito po ang ating, susunod natin ang ating magandang awitin. Ano? Okay, nanonood si Angela Peko Mirasing, ayan. Andiyan dyan siya sa kanyang store. Ayan po. Kung gusto po ninyo, ayan, na kayo po ay, kung kayo po ay magpapalit ng mga spare parts dyan, ano, ng inyong motorcycle, original at saka yung medyo local, ayan. Makakabili kayo dyan sa JAD. Ayan, sa JAD. JAD Marketing. Dyan po, sa Remuson. Katapat lang ng CNV, furniture, ano? Pagka po ako walang ginagawa, dyan po ako tumatambay sa aking anak. Ayan. So, kakadating lang ng aking manugang. Welcome back. Okay. Gina Makalinaw, Inte. Hi, hi. Vicky Custodio. Okay, again. Yung sinasabi ko, padalan mo ako ng magandang kopya ng ano para ilagay natin sa Pinoy Tabloid na pwedeng lumabas next week. Okay? Okay. Oo, ha? Sige. Okay. Magre-report ka? Oh, okay. Maya-maya. Meron ano dito na lang through sa aking cellphone pwede. Okay. Kasi 0949 ano to, smart. Smart. Okay. Angelica, si Kenya Rodrigo. Hello. Aida Pili. Yan. Okay. Jan ka lang. Hi, hi Aida. Okay, hindi ma-reply. Pero dito sa pamagitan nito, ayan, nasagot na kita. Okay. So, mamaya, tatawagan po natin ang ating friend at may report siya. Ngayon na nga kaya. Tingnan natin. Ha? So, 0949. Baka hindi ko makakuha. Okay. 0949 siya po ay nandyan sa Palawan. At si DJ Biko siya doon sa Palawan. Ayan, titingnan natin. Friend, okay, mag-antay-antay ka. At 2792, okay. Tatawagan kita, okay. So, marinig natin na namimiss ko na itong ating kaibigan. At hindi, bagamat na pwede naman ako makapanood din, ay hindi ako nakakapanood dahil kung minsan ay gabi na rin po ako na nakakarating ng bahay. Yan. Dahil sa ating kabisihan, ano? 6:08. At ngayon po, meron pong ginagamnap na seminar dyan. Mamaya, alas 2, ano? Malapit na po. May gaganapin na seminar ng Esensa, no? Yung pong may, yung Buamera po. At inaanyayahan ko po kayo na dumalo po doon. Kasi po, mas maganda po yung dumadalo kayo sa mga ganyang mga, ano, mga ganyang mga health seminar. Kasi po, malalaman po ninyo yung karamdaman ninyo, maaaring iniipon nyo sa sarili nyo, maririnig nyo doon, baka mahanapan nyo pa ng magandang lunas, ano? At minisita rin natin kagabi, yung ating ka-messenger, ano? Na si Malu Magada, ayan, at saka yung kanyang mama, nakaibigan ng nanay ko po noong araw, ayan po. Kaya nakita ko, meron siyang karamdaman dyan, hindi siya nakakaalis, ang pinaka ano ko po dyan sana, ano ko po siya, yung matuklasan niya, yung pwedeng makagaling sa kanya, kesa po magpapakemo po siya, minsan ubusan po ng pera, ano po, talagang ganyan. Kaya pwede natin siyang matulungan sa pamamagitan po ng hello! Ngayon po, kausap natin po sa kabilang linya ang ating kaibigan. Wait lang, partner, ha? Wait lang, ikukuha ka ng mic. Oh, baka pwede na rin dito, okay? Hindi, mas maganda. Okay, wait ka lang dyan, ha? Ano naman ang iyong ating papag-uusapan, friend? Joke. Kumusta ka na, friend? Okay naman, partner. Mukhang happy-happy ka dyan, ha? Gusto kong makapamasyal dyan minsan. Ha? Tayo ulat dito, partner, eh. Yes. Oh, galing. Thank you, Allen. Oh, ayan. Oh, ano? Game na. Ba't ito, wala? Partner, no? Local news, partner. Isang relusyon ang inihain ng konseho na nagnalayang alahala ng pondo o ng provincial government ang lahat ng mga covered center, recreational facilities sa lahat ng munisipyo sa buong
lalawigan ng Palawan. Oh, Palawan. Yes, maaaring may isa kaso para solusyon sa ilalim ng iHealth program na kinakailangan ng mga Palawenyo. Okay. Malaki ang pakinabang na magagawa ng pagkakaayos ng pasilidad dahil isa ang mga ito sa mga pangunahing kailangan ng mga Palawenyo pagdating sa infrastructure, projects at ng munisipyo. Mula dito, partner, sa lalawigan ng Palawan, hello. Ako ang iyong sweet memories, Vicky Custodio. Okay, okay. God bless you, partner, sa iyong programa. Okay, natutuwa ako. Narinig ko ang iyong tinig. Okay. Yes, I'm watching you now. Kahit may programa ako. Oh, ngayon? Talaga? Nakamonitor ako ngayon. Oh. Salamat naman, friend. At sana minsan makarating din ako dyan. Mm. Oh, partner, yung isang ano ko, yung isang earphone ko, nasa iyo. Yung isang earphone ko, nasa broadcast. Ay, okay. Patugtugin mo. God bless you, friend. I love you. Patugtugin mo yung ano, yung one friend dyan, ha? Okay, friend. Give my regards to ating bosses dyan. Kay Ma'am Penny Codemo, Kim Sami, okay. At kay Sharon. Okay, okay. Thank you, friend. At patugtugin siya lang natin. Thank you. Okay, goodbye. Ayan po, nakarinig po natin ang ating kaibigan. Ayan, kahit po malayo, kami po ay nagkakaroon pa rin ng ugnayan sa pamamagitan nitong ating mga, ayan, katulad ngayon, live siyang kasalukuyan doon sa Palawan, sa Walk Radio. At kami naman, ako naman, tayo naman dito sa Kakampipe, ayan. So, dito po tayo. So, masaya po na nagkakarinigan ang magkaibigan, ano? At okay, meron pa tayong isa dito. Nagpadala ang ating kaibigan ng mensahe. Hi, Robert De Sosa. Thank you for watching. Okay, andyan po yan sa ano, sa barko. Okay, yan ang kasayahan natin na tayo po ay nakikita all over the world, ano po, sa pamamagitan ng Facebook. Ayan, thank you, Ma'am Pe. Thank you, Facebook. Ano po. Okay, ngayon naman, para kay Aurora, ng ating next music natin? Ihahandog ko sa iyo ang susunod na music mula sa ating idol. Okay. Music. Okay na. I've put you in a spot, though you just smiled. Still left with me a lot. We've been together, whether the times are good or bad. Always that would have put us out, but we're still here. How it's always been stronger than ever.
times. So many times I've put you in a spot, though you just smiled, still left with me a lot. We've been together. Okay, maya-maya lamang magbabasa na tayo ng ating horoscope. Ano po, batiin muna natin itong mga nandito sa ating nanonood. Ano po? Okay. Mix Malayo, ayan, dyan sa Singapore. At itong si Trinidad Pungo, ayan. Ang sabi niya, "Hi Tony, how are you? I hope you're always fine." Ayan, si Trinidad Pungo, binati niya si Tony. Ayan, okay. Marian Daulong, hello. Okay.
At itong si Leonardo Malangit Jr. Yan, hello po sa inyong lahat. At sasapulan na po natin ang ating horoscope for today. Yan, tignan natin. Horoscope. Akit swerte, maraming naniniwala na ang swerte ay mula sa supernatural na paraan. Ito ay paggawa ng ritual upang maakit ang swerte. Maiwasan ang malas. Kasama dito ang feng shui at ang house blessing. Ayan, nangunguna, friend. It's your month. Ayan. Leo, July 23 to August 22, tarot symbol, suppression. Kim-kimin mo lang ang iyong sama ng loob sa mga kaganapan. Swerteng kulay, white dove. Lucky numbers, 18, 29, 26, 17, 15, at 19. Virgo, ayan. August 23 to September 23, tarot symbol, harmony. Lahat ng kasama mo ngayon ay sang-ayon sa iyo. Swerteng kulay, indigo. Lucky numbers, 26, 47, 15, 22, 25, at 37. Libra, okay? September 24 to October 23, tarot symbol, healing. Kaya mo nang mag-self-healing. Swerteng kulay, emerald green. Lucky numbers, 19, 52, 33, 44, 17, at 29. Scorpio, October 24 to November 22, tarot symbol, politics. Kahit anong sikap ang hadlang sa iyo ay... Ito. Ulitin natin. Kahit anong sikap ang hadlang ng iyong tagumpay ay inggit. Okay. Swerteng kulay, hot pink. Lucky numbers, 44, 20, 41, 11, 37, at 13. Ayan. Yan ang ating unang apat na bahagi sa ating horoscope reading. Ano po? At syempre, susundan niya ng isang awitin. Ayan. Request ulit tayo sa ating... Does a bird forget how?
Welcome back sa ating programa, Sweet Memories, talakay natin ba pa? Ayan, may gustong batiin si Mix Malayo. Gusto ko lang i-welcome back po si Ate Annie Taylor, dyan, back in the Philippines from Australia. Ayan, nandyan nasa Pilipinas. Magaligayang pagbabakasyon, Miss Annie Taylor, ha? Okay, Mary Ann Adaulong, okay? At syempre, tayo po ay pumapasok na sa ikalawang bahagi ng ating programa. Mamaya na po natin ituloy ang ating pagbabasa sa pangalawa at pangatlong bahagi ng ating horoscope. Narito po ang ating musika. Sa
Okay. Hi to Lani Espulgar, Sanggalang. Okay, kay Justice King, ayan. Sir Manny, Justice King, Manny Cabrera, Lynn Azunal, Otnevnok, ayan. Jasmine Dercool, Bengal, ayan. Hello, hello, Jas. Hey po, ayan. Nanonood po kami ng lahat ng FB ko. 2,000 plus. God bless you sa lahat ng mga viewers. Okay. Thank you po. Thank you, ha. Dayo nila, ha. Okay. Marami pong salamat sa inyong, ano. At sana po ay magustuhan naman po ninyo ang ating mga tinatalakay dito. Bagamat marami po tayong mga music na muli ko lang pinapakinggan sapagkat ito po ay napakagandang mga musika. Ano po, magagandang awitin ng ating ng ating superstar, yan, ng kanyang kabataan, yan. Okay, ang pangalawang bahagi ng ating horoscope ay narito na po. Para sa lahat ng may birthday ng at may ano ng Sagittarius, yan, November 23 to December 21. Para sa iyong stress management, magpaspa ka, yan. Swerteng kulay lavender, lucky numbers 17, 15. 9, 50, 16, at 14. Yan po ang iyong mga lucky numbers. Capricorn. December 22 to January 19, tarot symbol, the burden. Ikaw ngayon ang babalikat sa pag-garantor sa utang. Swerteng kulay wine red, lucky numbers, 40, 12, 14, 33, 05, ayan, at 19. Okay, teka muna, titingnan muna natin to bago ko itutuloy, ha. Tingnan natin, gagarantor sa utang, ayan. In-underlinean ko po, maya, bigyan natin ng konting ano yan. Aquarius, January 20 to February 18. Tarot symbol, integration, na kaya mong bagbatiin ang magkalaban. Na kaya mong pagbatiin ang mga magkakalaban. Swerteng kulay, chocolate brown. Lucky number 16, 39, 13, 11, 6 at 8. Pisces, February 19 to March 20, tarot symbol, completion. Mabubuo mo rin ang totoo ayon sa mga divine dilation. Ayan, dilation ng banal na espiritu. Ayan po. Sorry, minsan nagkakamali ng pagbasa. Okay? Swerteng kulay, jade green. Lucky numbers, 40, 28, 19, 14, 22, at 11. Ayan, at syempre, kasunod niya ng ating musika, bago yan. Okay, marami pong salamat, Sir Manny Cabrera at kay Hector Argete. Okay, patuloy lang. Diyan lang, samahan niyo po ako. Ayan, okay. I tried to ignore those things, 'cause you have changed your mind. My friends keep on telling me that you were one of those kind. Time after time, you refuse to hear my pleas. Time after time, you're just cheating.
Okay, ayan. Batiin muli natin si Justice King Manny Cabrera. Okay. Sir, sana maging guest uli kita dito at saka ma-promote mo din ang iyong mga product. Ano po? Gusto kong magkasama uli tayo. Minsan na nangyari na yan. Sana maulit muli. Ano, sir? Ano? At intayin ko lang po kayo dito lang. Hindi lang po ako makapasyal dyan sa lugar mo po ngayon. Pero through this program, inaanyayahan ko po kayo. Ano po? Okay. At kahit na po sino na gusto mag-promote ng kanilang product dito, pwede, welcome po kayo sa akin. Ano po? Welcome po kayo sa Kakampi Online. Yan na. Diba? Lahat yan. Lahat welcome. Okay. So, dito na po ang ating huling apat na horoscope para sa araw na to. Ayan. Aries, March 21 to April 19, Tarot Symbol. Clinging to the past. Paulit-ulit mong inuungkat ang mga nakaraang kamalian. Okay? Lucky color, lemon yellow. Lucky numbers, 42, 44, 26, 22, 14, at 17. Taurus, April 20 to May 20. Tarot symbol, slowing down. Sa sobrang busy, nakalimutan mo na ang iyong kalusugan. Swerte sa kulay, scarlet red. Swerteng mga numero, 17, 22, 15, 14, 19, at 49. Gemini, May 21 to June 21, tarot symbol, understanding. Magkakaunawa na kayo ng mahal mo. Swerteng kulay, brown. Lucky numbers, 19, 14, 44, 11, 18, at 45. Cancer, June 22 to July 22, tarot symbol, sharings. Sa iyong pag-ikapu, tuloy-tuloy ang iyong masaganang buhay. Swerte sa kulay, peach. Lucky numbers, 13, 20, 30, 40, 11, at 44. Ayan. Yung ginuhitan ko, ayan, yung pong paggarantor, ano? Okay. Ganito po lamang itong paggarantor. Dapat nating maunawaan na ang paggarantor po ay nangangahulugan na kung hindi makakabayad ang iyong ginarantoran, ikaw po ang magbabayad. Ano po? Huwag po nating hindi naman sa pagdadamot, ano? Hindi naman sa ayaw natin. Siguraduhin lamang na talagang okay yung inyong kausap. Kasi katulad ng isang pangyayari sa buhay ko, baliktanaw lang, ayan. May nangyari po sa akin na ganyan, hindi po siya nakabayad, nagkaroon siya ng pera, hindi pa rin ako binayaran. Ngayon, na nangailangan siya ng pagkakataon na, nung dumating ang pagkakataon na siya po ay nangungutang sa kooperatiba, naghahanap ngayon po siya ng garantor. So, naalala ko lang po, pero hindi ko naman po itinanim. Hindi ito itinanim, pero naaalala. Okay, ganun lang naman po yun. Parang sugat, nagkaroon ng pilat. Ngayon, nabanggit itong ganito, hindi natin maanuhan naman na ganun din ang pangyayari. Kaya kung kayo man ay magagarantor, siguraduhin po ninyo, nakakilala. Isa lang naman po ang isinagot ko po sa kanya. Hindi ko maipagpapalit sa paggarantor sa iyo yung aking konting pera na nakalagay po dyan, na capital share ko dyan sa kooperatiba. Yun, yun lang po. So, alam na niya yun, ibig sabihin. Ano po? Ngayon, doon naman po sa nagpapagarantor, dahil naman po kayo ay pinagkatiwalaan ng naggarantor sa inyo, no? Kailangan po naman ay tuparin po ninyo. By hook or by crook, kailangan ma-resolve nyo po ang magiging problema ninyo na hindi mangangahulugan na yung inyong nag-guarantor sa inyo. Dahil yung nag-guarantor sa inyo, ang ginawa niya, pinaluwag niya kayo sa inyong mga pangangailangan. Tama po ba? Ngayon, kung kayo po ay napaluwag ng nag-guarantor sa inyo, wag naman po sana nating sirain ang pagkakataon na ibinigay sa inyo ng inyong guarantor. Ano? At tumupad po kayo kung ano man po yung inyong napag-usapan. So, meron din naman pong nag-guarantor sa akin. Ayan. Hindi naman po siya nadala. Ibig sabihin po, habang tayo po ay merong nagtitiwala sa atin, meron po at meron tayong matatakbuhan. Para din po yung paggawa ng utang. Ayan, ha? Kasi po yung ganito natin na pag gumawa po tayo ng utang, okay, tapos hindi ka na naman pala marunong magbayad. Ayan.
Pag ang alam niyo po ba na ang mangyayari niyan, lahat na yata inutangan ninyo, kapatid, kapamilya, kaibigan, o di ba? Kung sino-sino man 'yan. Pagkatapos mababalita ng bawat isa o nangyayari sa kanila, nabalitaan na hindi ka marunong magbayad, nababaka sakali pa rin, tumutulong pa rin sa iyo. Ano 'yon? Magandang pagkakataon 'yun sa iyo para makaluwag ka sa pangangailangan mo. Ngunit kung sisirain mo rin lamang 'yan at mababalita po 'yan doon sa mga hiniraman mo, na po. Alam nyo po, liliit ng liliit ang inyong lugar, ha? Kung gusto mo maglakad ka ng malawak at ano, ng taas noo, taas o, ang iyong noo na makakapaglakad ka ng proud ka sa sarili mo, ibig sabihin, wala kang kinakatakutan, wala kang iniiwasan na tao. Ano po? Kaya maging proud po tayo sa ating sarili. Kung tayo po ay nangungutang, atin po ang babayaran. Hindi naman po masama na tayo po ay makiusap. Ano po? Yan na nga po ang pinakamaganda doon. Kung tayo po ay medyo na talagang nadadown ng husto, kulang ang inyong kaperahan, kulang ang inyong dahil-dala ng maraming pananagutan, hindi naman po masama na tayo po ay makiusap. Ano po? Kasi mas maganda po yung nakikiusap tayo, hindi man kayo makapangako ng katiyakan, pero nakiusap tayo. Ngayon, bibigyan kayo ng pagkakataon ng inyong nahiraman, ha? Na lagi nating tandaan para lumawak po ang ating nilalakaran. Kasi po, pagka lahat na po ay inyong inutangan at hindi ninyo binayaran, dadating po ang panahon, nakaupo na lang kayo sa kwarto ng inyong bahay at parang wala na kayong mukha na ihaharap doon sa inyong mga kaibigan. Maliit man o malaki ang inyong hiniram, pareho din po yan. Ano po? Kayo po ay mapapahiya na, di ba? Kaya, ganyan lang po. Anuhin po natin, ayusin po natin ng ating panghihiram. At siyempre, para hindi rin po tayo, no, kung hindi po naman talaga kailangan, eh wag na lang po natin pag-aksayahan ng panahon na gamitan ng pera. Ano po? Gamitin po natin ang pera sa mga makabuluhang bagay. Kagaya ng kayo po ay nangangailangan ng panggamot. Dalhin mo po. Kung ang hinirap mo, panggamot, yadyaan mo ilagay yan. No? Kasi mas maganda na pag-ukulan natin ng panahon ng ating sarili kaysa yung po tayo ay magpapabaya sa ating sarili na mas lalaki ang ating problema. Ayan po ha, tandaan po natin ang mga bagay na ganyan. Dahil mahal ko po kayo, ay ayoko pong magkakamali kayo. Wala pong perfectong tao, lagi ko pong sinasabi yan. Lahat po tayo ay nagkakamali, pero kung minsan, dapat po ay iniisip natin, binubulay-bulay natin, minumuni-muni natin, ano ba ang ating mga ginawa. Lalo na po, kung sa maghapon may nagawa tayong pagkakamali, isipin po natin sa gabi, at kung meron po, bago tayo matulog, at kung meron kayong nagawa, may napangakuan, ayun po, itama po natin, ano po? So, meron tayo uling music, yan. Hindi naman mauubos yan. Dami yan. No? Gaganda po, ano? Masarap sa pandinig. Hardly getting through to
Okay, ayan. Magandang hapon pa rin po at magandang panahon. Naway magpatuloy-tuloy ito at nang sa gayon yung pong mga medyo binahan na lugar ay mawalan na ng tubig. Ano? At sana'y magawaan ng ating mga barangay kung saan man kayo nandiyan dyan, magawa ng paraan ng ating pamahalaan na ang mga lumulubog o ang mga binabahang lugar ay maanuhan naman po, yung maalis. Ano po? Okay, ito, ayan. Kaya ako nagbubuklat dito, nawala siya. Okay lang. Okay daw. So, ano ba yan? Yung ating pampa... Yung, kung bakit, balikan natin po itong ating paglilinis ng ating kutis. Ano? Siyempre, kailangan yan dahil pag lumalabas tayo, review lang po ito, kung bakit kailangan nating linisin ang ating mukha, ano po, para mapanatili natin ang ating youthful looking skin, no? Kailangan nating ni-cleanse yan, tinotone at mino-moisturize, o kaya ay ginagamitan ng mga specialization lalo na doon sa mga meron ng mga wrinkles, at nagsisimula pa lang yung mga wrinkles nang sa ganoon ay matanggal. So yan po yung pag-angalaga ng ating kutis. Ngayon, siyempre, tayo pong mga kababaihan ay nagme-makeup, ayan, lalo na dahil tayo tayo ay patulad nito, haharap tayo sa camera, ayan, siyempre nag-makeup po tayo niyan. Maganda po yung merong makeup, ayan, buhay na buhay ang ating mga mukha. At dahil kailangan natin ng mga makeup na yan, ayan, siyempre, hindi naman po natin inuubos ang ating pera diyan sa makeup kasi hindi naman po yan laging, ano bang tawag doon, hindi naman po yan masyadong mahal na bibilin mo palagi-lagi. Ano po? Yan po ay minsanan lang at mahaba mo ng panahon na gagamitin kung saan man. Kaya nga po, yung pinipili ng iba ay yung maraming shades na kulay. Dahil kailangan natin na ang ating mga mukha ay malilinis po yan nang sa ganun. At pagkatapos na malinisan, ano po, atin pong lalagyan po yan ng makeup. Ayan. Oh, ano-ano ba yung mga pang-makeup natin dahil nga magastos po ang kababaihan sa kanilang pagpapaganda. Lalo na kung meron naman pong kailangan gamitan. Ano po? So, ang 10 makeup steps natin, itong foundation, lalagyan natin ang concealer, tapos ay may pagpapowder. Ano po? Okay. Sunod ang ating eyeshadow, ang ating liner sa ating mata. Diyan malalaman kung malaki ang iyong mata. Merong technique diyan para paliitin ang ating mga mata. At kung masyado namang maliit, meron din technique diyan para iyan ay maging dumilat ng konti. Okay. Meron siyempre tayong mascara. Ang mascara, yan po yung nagpapakapal, oh, nagbibigay ng volume doon sa ating mga eyelashes, ano, na maganda rin naman po yung titignan. Okay, ganyan yan. At siyempre, hindi magkakaroon ng larawan ng kagandahang makikita kung wala po tayong kilay. Yan, ha? Isa yan doon sa mga kailangan natin. Kailangan po, meron tayong kilay. Yan. Kailangan lang magsanay po tayo na mag-drawing. Ayan. Diyan po nakikita yung magagaling mag-drawing. Diyan sa pagkikilay. Alam nyo po, medyo matagal magkilay. Okay? At susunod po natin diyan, kung meron na kayo ng mga foundation, concealer, powder na yan, may shadow na, meron ng liner, may mascara, at meron na ng kilay. Susunod po diyan ay ang ating cheek. Lalagyan po natin ng blusher yan. Ayan, ng blush. Cheek blush. So, pagkatapos na niya na meron ng kulay ang inyong pisngi para magkaroon ng buhay, ang ating namang mga labi, ayan, kung meron ka ring full lips, kung meron kang thin lips, ayan, ano po, yan po ay nagagawaan din ng paraan sa pamamagitan ng pagguhit sa ng lip liner sa inyong mga labi. Gusto mong paliitin ang makapal na lips, okay, marireduce po natin yan. Okay, at syempre, ang pinakamaganda sa lahat, yan po yung lipstick, ayan. Kung kayo po ay medyo na-test, na kayo po ay medyo may mga lead sa katawan, ayan, iwas sa mga usok-usok at yung lipstick, dapat po ang ginagamit natin ay yung organic, ayan. Merong mineral na lipstick. Medyo may kamahalan pero siguro matagal din namang gamitin, ano po, lalo na kung kayo po ay medyo talagang may nilalakad o kaya yung magsisimba lang. Ayan, ang mas malakas gumamit ng lipstick po yung palaging lumalabas.
Ayan, nagtatrabaho sa labas, ayan. Ngayon, kung sa bahay lang, maganda rin po na meron kayong konting lipstick, ayan. Bakit? Para laging buhay at masigla ang inyong mukha, lagi tayong masaya. May kulay ang buhay, ayan. Kasi, inoobserbahan ko po yan. Pagka nakikita ko po, tinitingnan ko po ang aking itsura. Pag po ako ay plain na plain, walang lipstick, walang kilay, ayan. So, lahat po yan ay ating makikita. Ngayon po, tayo, paano nga ba tayo magiging produktibo, ayan, sa ating sarili? Ayan. Ito po yung nandi dito. Alam po ninyo, isa lang kinukuhanan ko ng aking mga binabalita din eh. Okay? Habit na bayaran ang sarili. Kailangan maging habit nating bayaran. Bakit natin dapat bayaran ang ating sarili? Eto yan. Kahit pa magkano ang kinita. Eto po yan. Kapag hindi nag-save ng bahagi para sa monthly budget, kadalasan ay nagagastos lahat ng planong dapat bayaran. Unahin muna ang savings. Laging advice ng expert na bayaran muna ang sarili. Tingnan kung magkano ang kanyang isave kada buwan mula sa budget at pagbawas ng mga gastos. Automatic na ilagay agad ang pera sa savings para hindi magkaroon ng pagkakataon na magastos ito. Okay. Dapat i-priority na bayaran mo ang sarili at pilitin itong gawin. Ito po yung ating ito po isang ayon din dito sa ating binabasa. Isama ang sarili sa mga dapat bayaran bago ang ibang bills at gawin itong regular na sapat sa pangangailangan. Bago kumuha ng tseke ay siguraduhin mo nang kumikita ang iyong negosyo. Pero kung hindi pa masyadong pumapatok ang sariling business, babaan muna ang iyong personal income. Ayan. At saka po, itong pong kahabit na bayaran ang sarili, mapapaligaya din po natin ang ating sarili kung tayo po ay merong mga nagagawa na dapat wow. Halimbawa, meron kang kinita, nagtagumpay ka dun sa isang bagay, bigyan mo rin ng kabayaran sa pamamagitan ng pasasalamat sa iyong sarili, no? Hindi bayad na para dun sa ano, kundi yung kumbaga, kinongratulate mo, binigyan mo ng gantimpala naman din ang iyong sarili pagka ikaw ay nagtatagumpay doon sa mga bagay-bagay na iyong mga ginagawa. Bukod doon sa mga savings na yan, maganda rin po yan. Lalong magiging produktibo ang iyong buhay kung ikaw ay natututong magbayad muna sa iyong sarili. Para may empleyado ka, binabayaran mo ang iyong sarili. At kung ikaw naman din yung como boss, halimbawa, tagtagumpay ka o gantipalaan mo din ang iyong sarili. O, bigyan mo din ng konting tapik ang iyong sarili. Well done. Ayan. Batiin mo ang iyong sarili. So, ganun din yan. Nakakatuwa po yan. Kasi po, ginawa ko na rin po yan. Na ganun, meron nangyaring maganda, nagawa. Ayan. Parang ano ko, congratulates ko din ang aking sarili. Ayan. Okay. Siyempre, pagkatapos na naman ng ating mga kwentuhan, music ulit tayo. Ay, yung ating ano, yung ating flashback. Okay, thank you. You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known or ever called my own begins and ends with you. How I love you. How I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the
so come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you, how I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you, how I love you. Ang oras natin sa buong kapuluan ay alas 2:33 ng hapon. At ito po, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maximum Corporation. Corporation po, ayan, gives you the best health products in the market since 2010, affordable for the whole family, as low as 2,000 po ang capital para sa starting business kung gusto po ninyo. Ayan, medyo tumaas na pero okay lang yan po, kasi po sulit naman po kayo sa inyong produkto. At tayo po ay mapupuntahan natin, ayan. Excuse me po. Ayan. Pumunta po tayo sa ating Maximum Office. Ayan. Ang ating pong opisina ay naroon sa unit. Ayan, ito po.
For product knowledge and business orientation, see you po doon sa ating office at narito po ang kanyang address. Unit 1228 Mega Plaza Building, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Ayan po. Marami po tayong mga makikitang mga kasama po natin dyan. At okay naman po sila. Magtanong lamang po kayo. At haharapin po nila kayo ngayon. Para po sa mga product knowledge, ano po, magtungo po at magsadya. Yan, dyan po. 1228 Mega Plaza Building, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Yan. Okay, meron po tayong maximum vitamin C. Ang atin pong maximum vitamin C ay non-acidic. Ayan po. Next one natin. No side effects po yan. Yan. No contraindication at no overdose. Okay? Walang bad na effect sa inyo, kundi puro good effects. Ano po? No overdose, kahit marami ang inyong inumin, iihi po lamang ninyo. No contraindication, umiinom man po kayo ng mga gamot, no? Galing sa inyong mga doctors, okay lang po. Ano po? So, walang problema po yan. Safe po ito para sa buong pamilya, mula sa mga baby hanggang sa pinakamatanda. Maganda po siya. Okay, meron din po tayong Maxi Green, 8 superfood combination, tama. At tayo po ay meron po yung goyabano at mangosteen, meron po yung barley at wheat grass, meron ding spirulina at chlorella, moringa at spinach. Suportahan ang ating kalusugan, ang kalusugan ng inyong mga pamilya. Ano po? Ang isang bote po ay may laman na 30 capsules, good for 1 month. Ano po? At sa murang halaga lamang ay inyo rin pong makukuha ang mga sustansyang ito na kailangan ng ating mga katawan. Lalo pa nga tayo ay nasa mabilis na pag-inog ng ating mundo, mabilis ang paglikwad ng oras. Ayan, kaya kailangan po merong suporta. Baka kayo po puyat-puyat pa ngayon hanggang nagkasunod-sunod ang puyat ninyo, kailangan ninyo ng suporta. Maximum vitamin C at saka Maxi Green para sa inyong kalakasan. Okay. Meron po tayong Maxi Coffee. Doon po doon sa mga diabetic. Ano po? At doon sa ayaw magkaroon ng diabetes, narito po na mahilig sa kape. Ito po ang Maxi Coffee. 8-in-1 coffee po ito. Meron siyang agaricus, acai berry, barley, merong mangosteen, at saka may malunggay. Ayan. At syempre, ang kanyang coffee flavor, meron ng dairy creamer at ang kanyang sweetener po. Ito po yung ating stevia. Ayan. Okay. Meron din tayong Maxi Juice. Ayan. Ang ating Maxi Juice, may chlorella na pampatangkad para po sa ating mga kabataan na mahilig pong mag-juice. Ano po? At doon sa mga may edad na, no? Ito po, may Goto Cola na pampatalino. At sa mga may edad na medyo makakalimutin na, meron po tayong memory enhancer. So, yung malunggay naman, alam naman po natin na maraming nutrition yan na may bibigay sa ating katawan. Kaya, kasama po yan. Ganun din. Meron siyang guyabano no po, na siyang nagpapasarap sa kanyang, sa ating juice. Okay. Only 750. So, 20 po ang kanyang laman na sachet. Okay. At meron din po silang dinagdag ang ating mga beauty soap. Ano po? Ano-ano po ba yan? Meron tayong mangosteen soap para sa active, ayan o, para sa mga meron pong ingredient niya ay vitamin C, aqua collagen, glycerin, garcinia at mangostana. Yan po yung ating mango soap. Okay, mangosteen soap. Meron din tayong oatmeal soap. Ano po? Siyempre, may vitamin C, may oats, lanolin at olive oil, saka milk. Ayan, okay. Meron tayong coffee soap. Ayan, ang galing. Active ingredients, vitamin C, coffee granules at glycerin. At meron tayong pampaputi. Ito pong ating gluta soap. Vitamin C, aqua collagen, glutathione, olive oil at saka milk.
Ay, ang galing, ano. So, yan po yung ating maximum science of beauty soap. Ano po? Beauty, ito yung ating sabon sa halagang 187.50. Ayan, 187.50. Yan po ang halaga. At syempre, bababa po ito pagka kayo po ay membro na. Alam po ninyo, para po tayo makaiyet po ang paraan para makapag-menos tayo, yung pong tayo po ay maging member. Hindi man natin po ito ginagawang trabaho, ano po, o hanap buhay kung hindi naman kailangan. Bilang user po, malaking bagay po yung nasa-save natin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan na ginagamit ng ating buong pamilya. Maganda na ay matipid pa, makakatipid pa kayo. Ayan. So, para sa ating kalusugan, siyempre, alam natin. Yan, tuloy-tuloy, eh, no? Ang galing, eh, no? Ito po ay paalala lamang sa ating mga, sa ating lahat, na ang sakit po ay nanggagaling sa maruming bituka. Tama ay po yan. Kasi kung lahat ng kinakain natin, dapat inilalabas po natin. Tama po ba? Eh, minsan, yung ating mga kinakain, minsan, nag-i-stuck dyan sa ating, ano, yun po yung mga tao na nagkakaroon ng constipation, ano po, yung mga nagtitibi, ayan, mahirap po yan. Kasi po, pagka nagkaganoon po ang inyong katawan, ano po, eh medyo, siyempre, magkakaroon po yan ng problema. Kasi kung hindi kayo nadudumi ng tama sa panahon, kung araw-araw, tatlong beses tayong kumakain, may plus, may merienda pa, kailangan dapat po ay, kung hanggat maaari, ay maalis natin po yan sa maghapon, ano po, yung sa gabi, bago matulog, siguro lalong mas maganda kung yan ay malilinis ang ating bituka. At siyempre, doon sa mga dati-dati na hindi po na yung laging nagtitibi, nagko-constipate, ano po, eh, kailangan po ninyong magtanong na kayo doon sa mga merong mga kaalaman tungkol dito sa bagay na ito. Nang sa gayon po naman, ay magkaroon na rin ng pagbabago ang inyong pakiramdam. Kasi po, siyempre, mabigat din po sa pakiramdam natin kung tayo po ay nag-iipon ng mga pagkain na naluluma, nabubulok na doon sa ating tiyan, sa ating bituka. Para maiwasan po natin yan, tayo po ay siyempre, kukonsulta po tayo sa ating mga doktor, kung meron po yung family doctor, at gayon din doon sa mga meron pong kaalaman na kung ano ang bagay ninyong inumin, yung mga fibers, ayan, mga kakainin ninyo, nang sa ganon ay magre-release kayo, maglilinis po kayo araw-araw ng inyong mga kinain ay mailabas kaagad. So maganda yan na yan eh ating malilinis ang ating bituka araw-araw yan, kahit araw-araw man lamang. Pero meron po akong tao, mga tao na alam na mas madali sila mga twice or thrice a day, ano? Lalo na yung maraming nakakain, nagre-release po sila ano after hour, ano, nagpupunta na sila sa banyo, ayan, at inire-release yung naunang kinain, ayan, maganda po yun. Kaya ganyan, sana maging aware po tayo sa ating kalusugan. Alalahanin natin na kung talagang puro masarap yung kinakain natin, ano, pagkatapos eh, hindi naman kayo nakapagbabawas, naiipon dyan, nagiging lason yan sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng ating mga pagkakasakit. O, ayan. So, dahil nga po, gusto ko na mapaalalahanan kayo at maingatan po ninyo ang ating sarili, mabuti na po yan kaysa sa magkakasakit tayo. Iwas gastos, iwas sakit, dahil pag tayo po ay nagkakasakit, yan po sa bulsa ay pasakit. Pati ang inyong katawan, pati ang inyong mahal sa buhay ay mag-aalala at mahihirapan pag kayo po, sino man sa ating kapamilya, ang nagkakaroon ng sakit. Okay? Isang awitin. I love how your eyes glow whenever you kiss me, and when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way you always treat me tenderly, but darling, most of all, I love how you love me. I love how your heart beats whenever I hold you. I love how you make amends
darling, most of all, love how you love me. I love how your eyes glow whenever you kiss me, and when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way your touches always comfort me, but darling, most of all, I love how you love me. I love how you hug me, I love how you squeeze me, kiss me, please me, love how you love. I love how you love me, I love how you love me, I love how you love me, I love how you love me. Okay, yan. Batiin natin ang ating mga kaibigan, Marieta Dalus, Sonia Mira, ayan, from Jeddah. Kamusta kayo dyan sa Jeddah at ang iyong samahan, ano? Meron kang samahan dyan. At binabati ko kayong lahat dyan, ha? Magandang umaga pa rin sa inyo, ayan, okay. Oo, kasi 5 oras ang una namin sa inyo, okay? At dyan. Sige, ang ating Miss Chris Del Valle Magtuto. Hi. Hi sa inyong lahat. Ayan. Okay, pakibati ang Jeddah Dreamers OFW. Ayan. Yan po yung samahan ni Sonia Mira dyan. Ayan. Sa kanyang kinalalagyan. Okay. Ako, gusto ko rin malaman. Sana naman wish ko lang na kayong lahat dyan ay maging maayos ang kalagayan. Lahat ng Jeddah Dreamers, ayan, hindi niya nabanggit ang mga pangalan, pero sila kanyang samahan na kanilang itinatag dyan, ayan. So, okay, yan na sila. Kaya nakakatuwa naman, ano po. At tuloy-tuloy lang po ang inyong, ano, gusto ko lang po mag-iingat po lang din kayo, kasi siyempre, alam naman natin, kayo po ay nasa ibang lugar, ano po. Ayan. Ay, ang mga bayani ng bansang Pilipinas, yan, mga OFWs na kung saan saan panig ng mundo ay naroroon sila. Ayan. Okay. Ato, pag-usapan natin paano kayo paraan ng magpapapayat. Ayan. Paano kayo magpapapayat nang hindi na kinakailangan na mag-gym? Okay. Ito, narito ito. Dito sa pito-pito, ayan, abangan ninyo to, ayan, mga ilang ano, okay? Oh, yes, ate, morning din sa inyong lahat, okay? Okay, God bless you all, Jeddah Dreamers, sa pamumuno ng kanilang leader, si Sonia Mira, okay? Oh, magpapayat, ito, marami dyan. Kung hindi kayo makapag-gym, eto, try nyo itong gawin, ha? Binasa ko to, tinignan ko kung magiging effective, posible na maging effective ito para sa inyo. Okay. Dahil wala naman kayong iinumin dito na kahit ano, gagawin nyo lamang. Okay. Number one, ang pagbibisikleta ay isang paraan para mabilis na matanggal ang taba. Ayan. Matanggal ang taba sa tiyan at ma-tone down ang mga muscle sa lower body. Ayan. Okay. Nakakatulong din ito sa baga at pampaganda ng metabolismo ng inyong katawan. Yan po. Para madaling ma-burn yung mga fats ninyo. Okay. Number two, sa pagsasayaw, ito naman, yung pagsasayaw po ay nakaka-burn din to ng calories ng inyong mga katawan. Katulad din ito ng pagsuswimming, ng cycling, o ng pagwo-walking. Nakakatulong din itong labanan. Nakakatulong ding labanan ang stress at ang depression. Ayan. Kaya, tingnan natin. Okay. Number 3, maglakad ng 30 to 60 minutes a day. Ayan.
moderate pace lamang. Ibig sabihin, hindi naman nyo kailangang mag-jogging. Ano? Walking lang talaga ang gawin nyo. Nasa inyo na rin kung kaya ng inyong mga ano na medyo parang lulundag-lundag kayo, ano, nagja-jog ng konti yan, habang nagwo-walking. Ayan, maganda yan. Oh, yung mga kasama ko dyan sa Mas Happy, ano? Hello, hello, hello. Mag-ano, yan, lagi nilang ginagawa. Tama yung inyong ginagawa, kaya lang medyo wag masyadong persahin ang sarili. Alalayan lang natin, lalo na yung mga katulad ko na may mga edad na, ano? Maglakad ng 30 to 60 minutes sa moderate na pace lamang. Yan yun. Base sa mga limang beses sa loob ng isang linggo. Lalo na kung maganda ang panahon. Tama pala ang ginagawa ng aking mga kamasapi dyan, ano? Para ma-burn ang mga nakastore na fat sa katawan. Kaya lang, ang medyo hindi maganda dyan, pagkatapos mag-walking, meron pong pagkain. Ayan, 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 ayan. Nasisira tuloy na ma-burn ang calories. So, number 4, ang pagyoyoga ay hindi lang nakakapagpa-relax, kundi nakaka-burn din ng mga calories ito. Kapag ginawa ang simple yoga, yoga poses in moderate speed sa loob ng 15 to 20 seconds ay makapagpapapayat din ito. Okay. 5. Ang pag-jumping rope ng 10 minutes ilang beses sa isang araw ay nakakatunaw din ng taba. Ayan, maganda yan. Alam ko yan. Jumping rope. Oo. Luksong lubid. Yan, maganda rin yan. So, may pagpag talaga yan. Ha? May pagpag habang nagja-jumping rope ka. Habang sa loob ng 10 minutes, mag-ganyan ka, yan. Magbilang ka, ilang kaya yung mag-jump mo niyan. Number 6, nakakabawas din ng timbang ang paglalaro ng iyong paboritong sports 2 beses kada isang linggo sa loob ng 30 to 60 minutes. Ah, ayan, ang isang sports na alam ko dyan, yung badminton, yan. Alam ko yan, maganda siya. Oh, kasi talagang hahabulin mo yung bola, eh, ano? Yan, volleyball, yan, maganda yan. 7. Ang paglilinis tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagluluto, at paglalaba ay nakakabawas din ng calories. Ayan. Huwag lang habang nagluluto ay panay ang kain. Ayan, joke. Duktong ko na lang po yon. Pero tama po itong mga nakalagay na ito dito. At maganda itong ano, totoo din na makakatulong ito pagpapayat. Ano po. Kaya lang, bawat mag-exercise kayo, tandaan natin, hindi nyo dapat kakainan agad-agad-agad dyan. Tapos madami pa yung kakainin nyo, no? Dapat slight lang. Okay. Yan. Para nagbabawas tayo ng timbang, tapos kakargahan naman ng madami. Ay, para din ganoon yun, ha? O, yan lang po yung ating mga masasabi tungkol dyan. Yan. Maganda siya. Okay. So, eto, isang pangyayaring hindi mo aakalain, ano, kagilas-gilas. Isang 92 years old na lola nakapagtala agad ng swimming record sa kauna-unahan niyang pagsabak sa kompetisyon. Ayan, sino to? Okay, nangangailangan na ng tungkod para sa paglalakad ang 92 years old na si Stasia Kowalski. Ngunit hindi mo ito aakalain na kapag nakita mo siyang lumalangoy. Yan. Lalo na kung malalaman mong nakapagtala agad ng record si Kowalski sa kauna-unang swimming meet na kanyang sinalihan sa kanyang buhay. Nito lamang Sabado, sumabak si Kowalski sa 3 karera na bahagi ng 41st Annual Lakeside Masters Long Course. Ayan. Invitational na ginawa sa Louisville, Kentucky. Kabilang sa kanyang sinalihan ang 50 meters backstroke. Ay, galing niyang mag-swimming. 100 meter backstroke at ang medley relay. Ay, ang galing. Nabasag kaagad ni Kowalski ang record para sa 100 meter backstroke para sa mga may edad na 90 hanggang 94 na naitala noong pang Agosto 2002. Nagtala rin siya ng bagong record para sa 50 meter backstroke matapos niyang malampasan ang dating record na naitala noon pang August 2003. Yan. Bahagi ng tagumpay ni Kowalski ang kakaunting bilang ng 90 years old, pataas na lumalangoy pa rin ayon kay Lakeside Swim Club General Manager Mary Graves. Ayon kay Kowalski, ay 40 years old na siya nung matuto siyang lumangoy dahil lumaki siyang takot sa tubig. Akalain mo yan, ano?
Ngunit ngayon ay lumalangoy na siya ng 2 hanggang 3 beses kada linggo at umaabot na siya ng 15 laps sa bawat isa sa mga ito. Kung hindi sa swimming, ay busy naman siya sa pagluluto, sa paglalaro ng Scrabble o kaya ay sa yoga. Hindi pa raw kasi dapat matapos ang buhay para sa mga 90 years old pataas, ayon kay Kowalski. There's always something exciting to do if you want to. Dagdag pa niya. Ayan, totoo yan. Kalain mo ha. 92 years old. Ayan o. Tapos nagtutungkod na siya. No? Kalain mo. Tapos mahusay palang lumangoy si Lola. Si Lola Stacia. Ayan, ganda. So, meron pa tayong pagkakataon na magpa-music uli. Mariposa na. I love you. Mariposa ka sa hatin ng bulaklakan, pakpak mo ay marilag, maraming kulay. Sa bulaklak na marikit, tumapong minsan, at nangakong pag-ibig mo'y tunay. Ngunit mariposa, tagli kang humanap ng ibang talunod at bagong pagligaw, at ang dating diliw na iniwat sukat, kahit bahagya ay hindi ka man lamang nahabag. Ngunit mariposa, tagli kang humanap ng ibang talunod at bagong pagligaw, at ang dating diliw na iniwat sukat, kahit bahagya ay man lamang nahabag. Ngunit mariposa, lagli kang humana ng ibang talunod at bagong paglingap, at ang dating diliw na iniwat sukat, kahit bahagya ay hindi ka man lamang nahabag. Ngunit mariposa, tagli kang humanap ng ibang talunod at bagong paglingap, at ang dating diliw na iniwat sukat, kahit bahagya ay hindi ka man lamang nahabag. Okay. Okay. Malapit-lapit na tayong matapos. Ano po? Ngayon, maganda po yung ating pito-pito ng ating paraan ng pagpapapayat na hindi kailangan ng gym. Ayan. Ulitin natin ito sa isang linggo para naman medyo ma-remind doon sa mga nais magpapayat sa natural na pamamaraan. Ano po? Okay, ito po. Batiin natin ang ating mga kaibigan. Okay, gusto mo yan, ano, diba? Ulitin natin yan para naman ano, itong pagpapapayat. Ayan, kasi mas maganda yung medyo trim down tayo, ano, para mas magaang ang ating pakiramdam. Okay, ah, okay, mahaba-haba pa. So, maganda pala yung ating timing. Okay, meron pa tayong pagkakataon. Salamat kay Ermita Santos. Ernita Santos, okay. Yung mariposa, yan ha, inihandog ko yan sa inyo. Okay, Tubiki Victoria Penueco ng Tanay Rizal, hello BFF, at sa ating sir, Jesse Ricaport, ayan, Jesse Ricaport, ayan, naalala ko tuloy, ayan, sir, ewan ko lang kung naalala mo, nabanggit ko na noon, ano, meron din akong kaibigan, ito,
baka nakikinig o sino man yan. Meron din po akong kaibigan na noong aking kapanahunan, way back 1972-73, ayan. Okay, yan. Meron akong naging kaklase, Jesus Ricaport, taga Monteverde Royal siya dati. Yan. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Buhay ka pa ba? Yes. Ayan. Kung buhay pa sila, o, ayan naman. Gusto ko rin ma-meet uli yung aking mga kabarkada noong araw. Yung mga kaibigan natin sa high school dyan sa Juan Sumulong Memorial Junior College dyan po sa Taytay. Katabi ng simbahan po doon sa Siena College. Ayan, yun. Yun yun eh. Ayan. Marami tayong mga naging kaibigan po dyan. Ayan. Okay. Mix Malayo. Okay, hi Mix. Medyo na late kaya ta ngayon, joke. Pero sana nakarinig mo pa rin ang iyong kapalaran, ano, kung ano man doon sa mga binasa ko. Hindi ko na alam yun eh. So, but lahat para sa inyo. Okay. Meron tayong isang ano yan. Kayo ang superstar ng buhay ko. Paparinig ko. Ito yung kanta ng ating idol, Nora Honor. Ikaw ang superstar ng buhay ko. Sabi niya, sa akin, kayo na mga audience, yung mga nanonood sa kakampi, yung mga OFW, sana, ayan, lalo na sa inyong lahat dyan. Sonia sa Jeddah Dreamers, kay Mix Malayo dyan sa Singapore, ayan, lahat ng mga OFW, ano po, kayo ang superstar ng buhay ko. Dapat po nating alalahanin lagi ngayon na nag-uulan, ano po,
Sana yung pong mga nakatago na lugar, ano po, halimbawa may mga tubig, ano po, na hindi ninyo nabibisita, bisitahin po ninyo, itapon po ninyo yung tubig para po hindi pamahaya ng lamok. Ayan, okay. Alam po natin, ang dengue ay patuloy pa rin yan, lalo na yan, ano, yung mga, ang lamok kasi po ay paborito niyan, yung malilamig na lugar at madidilim. Kaya kung meron po kayong, minsan kahit medyo may araw na, no, eh medyo mga may nagka-camping-camping diyan, iwasan lang po natin na magdala. Ito nga sabi, kapag nagplano ng camping adventure, mas magandang iwanan ang mga t-shirt na dark color o khakis sa bahay. Bakit? Sa pag-aaral, ang mga lamok ay attracted sa mga dark color, lalo na ang navy blue. Yan. Nasuot na ayan. Black o kaya ay red. Gustong bibiktimin ng lamok ang tao na nasuot ang dark color na damit. Ayan na. Para naman sa ganun, ayan. Imbes na magsuot ng mga imbes ay magsuot na lamang ng light colors, ano po. Para nang sa gayon hindi talagang lalapitin ng lamok. Pagkatapos ay mga loose fitting na long sleeve, ayan, yung medyo maluluwag. Mas gusto ng lamok ang madilim na na bahagi ng lugar, mahalimugmog, ayan. At siyempre, kahit sa ang sulok na basta madilim, dyan po yan namamahay. At pag may tubig pa, aalisin nyo na po yan para lalo po yan ay nagiging ano, natatapon po at naiiwasan ang pangingitlog ng mga lamok. At mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Ayan, ha? Mabuti na po tayo ay nag-iingat-ingat po tayo na sa mga karamdaman. Kaya nga, sabi ko nga po, lagi nating iisipin na tayo po ay magpalakas palagi ng ating immune system, ha? Pagpatuloy po natin. Kung hindi pa po kayo nagtetake ng vitamin C, mag-vitamin C na po kayo. Yan po ang isang makatutulong sa inyo para lumakas ang inyong immune system. Gayun din po, kung talagang kailangan na rin po ang vitamin, andyan po ang ating partner na Maxi Green po. Okay. Yan, madami yan. Tapos meron pa rin tayong iba't iba naman, ano po. Kasi po hindi ko lang nababanggit po lahat ang aking ano, dahil ito po yung concentration ko doon sa aking business. Ayan, business. Business na inilalapit ko po sa inyo para po makuha po ninyo yung mga magaganda at subok na mga food supplement para sa inyo, ha? Doon sa iba na ano, gusto po, ayan, maraming si Sir Manny, ayan, maraming alam yan, ayan. At mga naisi-share niya at may mga patani man pa yan, si Sir Manny Cabrera, ayan, ha? At sa kanya, marami pa rin siyang mga product na maitutulong sa mga tao, okay? Hindi naman po din napakamahal ng kanyang mga binebenta. So tayo po ay nagbabahagi sa ating mga kasama. Nagbibigay tayo ng halos members price na halos. Kaya kailangan po, inaano ko lang na magpa-member. Para nang sa ganun, mapakinabangan nila ng husto. Ano po? Gusto ko po kasi rin na makagapagpagaan din sa mga gastusin ng ating mga kakilala, kaibigan at mga kasama na nagnanais gumaling na wala naman pong pambili ng mahal. Kaysa naman po tayo ay mapunta ng ospital at magpadoktor sa wala at sa meron kang, sa wala kang pera o meron man, malaki pong gastos din po yan, ha? Sa katawan at sakit. Paalala, paalala ay gamot sa mga tao upang hindi makalimot. Iwas sakit, ano po, para tayo po ay maging healthy ang ating lifestyle, ang ating buhay. Iwas sa mga hindi magagandang lifestyle, hindi pagtulog ng maaga, sobrang panonood ng TV, ayan, bawas-bawas po yan. Kailangan po ang pahinga. Okay? At dahil po dito, tayo po ay magpapaalam na. Ano po, para sa inyong lahat, marami pong salamat sa inyong ito po ang ating kaibigan, Priscilla Asap-Asap ay Dapili. Ayan, thank you po sa inyo. Ayan, kahit papatapos na tayo hanggang sa susunod na Biyernes, nawa po ay nagustuhan ninyo ang ating mga tinalakay at ating mga napag-usapan sa ating programa ngayong araw. Pwede naman po kayong mag-suggest, okay? Hanggang sa susunod na Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. Paalam! It's time to
and now that we must part, although it breaks my heart, you'll never see me cry, and you won't hear me sigh. It's time to say we're say goodbye.